mababalitaan ko na hindi na siya maayos, ipinanghihingi na lang siya ng pagkain, tapos may mga natututunan siyang pagmumura. Bagamat tanggap ni Rose na mahirap nga namang mahalin ang isang babae tulad niya na may anak sa unang asawa, hindi naman matanggap ni Rose na pati ang kanyang bunsong anak ay ilalayo sa kanya. Siyempre po masakit. Pero parang nung una pa man po, nakahanda na ako. Sinabi ko rin po sa kanya na kung dadating yung araw na maisip niyang binata nga pala siya, ba't niya kinakargo yung malaking responsibilidad sa akin? Sabi ko, sabihin niya sa akin. Mabilis na lumipas ang 4 na taon. 4 na beses na rin nagbe-birthday ang bunsong anak ni Rose na wala siya sa piling nito. Nagtangka siyang bawiin ang bata nitong nakaraang taon. Pero ramdam na ramdam daw ni Rose na natroma ang kanyang anak sa mga nasaksihan nito. Kasi nagkaroon po kami ng pag-aagawan sa kanya. Naghilahan po kami kay Hunter. Tapos Eric, hawak ko po siya noon. Tapos nung sinabi po sa kanya ni Jan na hindi ka mahal niyan, mas importante dyan ang pera, hindi ka mahal niyang mama mo, inalis po ni Hunter yung mga kamay ko sa kanya. Tinanggal niya, tapos sumama na po siya kay Jan. Hanggang sa isang nagmamalasakit na kaibigan ang tumawag kay Rose nito lamang Agosto. Dito na diskubre ni Rose ang tunay na kalagayan ng anak sa poder ng kanyang amang si John. Rose, gawan mo ng paraan na masundo na si Hunter. Sabi ko, anong problema te? Tapos sinend niya po yung picture na ang payat-payat na. Tapos sinabi niya po yung mga problema na si Hunter daw po ipinapanghingi na lang ng pagkain sa kanila nung lola. Sabi ko, bakit? Sabi yung tatay daw po kasi si Jan ay hindi nag-uuwi lagi. Nakinino nga ba dapat ang kustudiya ng bunsong anak ni Rose? Bagamat handa na siyang bawiin ang kanyang anak, paano niya gagawin ito kung mag-isa lamang siya at ipinupukol sa kanya ang maraming pagbabanta? Natatakot po ako dun sa pinagbanta niya sa akin ni Jan na hindi ako makakalabas ng may Haligi Street nang kasama ko si Hunter, na kapag daw po pinilit kong kunin, ilalayo daw nila. Dadalhin daw sa Ilocos o doon po sa Bulacan. Hindi ko na po alam yung puntahan. Ayokong isipin po nung bunso ko na yung tatlo lang yung mahal ko. Tapos siya nandun, na ganun lang yung tinutuluyan niya.